Dinepensahan ng Bureau of Customs ang paiirali ng mga paghihigpit sa mga padalang balikbayan box. Pangontra daw ito sa smuggling at iba pang illegal na gawain. Pagtitiyak din daw itong mapoprotektahan ang mga benepisyong para sa mga OFW. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Pinutakte ng tanong ng forwarding companies ang mga taga-customs tungkol sa bagong regulasyon sa pagpapadala ng balikbayan boxes. Sa ipatutupad kasing bagong mga patakaran ng customs, kailangan ng idetalye ng OFWs ang lahat ng laman ng ipapadalang balikbayan box. At sa mga bagong bili at mamahaling gamit, kailangan kasama ang resibo. What if ang isang shipper po, nagpadala siya na kumpo siya ng dalawang box, pero marami siyang biniling items, lahat ba ng resibo kailangan naming i-attach sa attachment, kailangan naming i-scan? Hindi mandatory if applicable. Pero kung yung mga sinasabi niyo, binili niyo lang panty, eh siguro naman din niyo kailangan ng invoice. Diba? Kung ang papadala niyo is mga apply, medyo mga household na medyo may value, siguro yun ang i-attach. Ang balikbayang OFW na si Maribeth mula Ireland, hindi sang-ayon sa paglilista ng lahat ng items at paglakip ng resibo. Mahirap yung single items kasi first magpapadala ka na nga, they will be interfering with the items that you're putting in the box. So it's not fair for OFW. Isa pang usapin sa bagong regulasyon, dapat raw isama ang kopya ng passport na nagpapadala. Dahil sa Pinoy lang uubra ang tax exemption. Hawak po ng employer nila. So papaano yon? They are survivors sila eh. So papaano sila makakapagpadala to protect themselves? Ang balikbayan boxes na ipapadala sa hindi kamag-anak, bubuisan. Paano pong mangyayari kung dun sa 400, merong iba na walang Xerox copy ng passport na talagang dumating yung box pero sa documentation kulang talaga? Ano mangyayari sa mga boxes na yon? Hindi daw po siya makaka-avail ng privilege. Ayon sa mga samahan ng forwarding companies, bukod sa pahirap daw sa OFWs, magdudulot din daw ng delay ang bagong mga patakaran na ipatutupad sa August 1. Si Customs Commissioner Nicanor Rafael Don, nilinaw ang kautusan tungkol sa paglalakip ng resibo. Yung mga brand new lang po, yung mga, lalo na yung medyo may halaga. Okay. Pero kung yung mga ordinary lang ng mga t-shirt, hindi na yan critical. Pero kung may brand new kang nilagay din na relo at di ka naglagay ng receipt, pagdaan sa customs ng bansa na panggagaling yan, hinarang yan at i-confiscate, ikaw na mawawalan kagad. Ang tungkol naman sa paglalakip ng passport, pangontra raw yan sa smuggling at iba pang illegal na gawain. Gumagamit sila ng pangalan sa address ng ibang tao. Yung nahuli natin 3 days ago na drugs, iba ang pangalan ginamit. Wala rin daw dapat ikabahala ang mga OFW. Hindi yan bubuksan sa customs. Walang pagkakataon na bubuksan yan. Pag dumaan sa x-ray natin at walang kontrabandong nakita dyan, tuloy-tuloy po yan. Hindi rin daw maapektuhan ang delivery ng mga cargo kahit panakitaan ng discrepancy ang ilang laman. Dapat raw ang mga OFW simula August 1 bago magpadala, kailangan munang mag-print at mag-download ng information sheet mula sa customs website at filapan ang mahalagang detalye. JP Soriano, Nakatutok 24 Oras.